أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح في هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا المرسلين وحبيبنا الكريم ورسولنا العظيم وشفاعتنا في يوم القيامة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ang lahat ng papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tayong nag-isang Diyos, na wayang pagpapala, kapayapaan, ay mabasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sabahin, maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang nagbigay ng buhay, na siyang naglikha ng buhay, naglikha ng kamatayan, at tayo magbabalik sa Kanya. Mga minamahal, kapatid sa pananampalataya Islam, alhamdulillah, tayo ay nasa panahon ng da'wah. Dito ngayon sa Suk, Asiri. At alhamdulillah, muli, inaanyayahan namin ang lahat ng mga tao dito sa lugar ng Doha, Qatar, upang pakinggan ang mensahe ng Islam. Napapanahon ngayon ang balibalita patungkol sa minamahal natin na presidente doon sa lugar ng Pilipinas. Kaya laman sa lahat ng sekta ng mga Kristiyanuhan, inaanyayahan namin kayo na pakinggan ang tunay na salita o pagpapaliwanag ng sinabi ng ating mahal na presidente sa Pilipinas na si Rodrigo Duterte. At sa mga Kristiyanuhan natin, mga sekta, sila na mga born again, sila na mga Romano Katoliko, sila na mga Iglesia ni Kristo, na parito kami upang inshallah lilinawin natin ang lahat ng mga bagay na mga pasikot-sikot para talakayin ang masustansyang panahon na nalalapit sa atin ang pagsasaliksik ng tunay na aturuan ng pananampalataya natin. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iligtas natin ang ating mga sarili sa nagbabagang apoy ng impyerno sapagkat walang makakaligtas dito maliban na lamang kung sino ang dinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino sa atin ay may matibay o kilala o meron pananampalataya na tiyak na inangkin ng ating mahal na tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya laman mga kapatid ko, mga Kristiyanuhan, inshallah sa pagkakataon na ito, iniimbitahan ko kayo na magpunta rito sa aming harap upang makinig at talakayin ang napapanong isyo para inshallah sa pagkakataon na ito ay pagnilayin natin habang tayo ay nasa Doha, Qatar, nasa Qatar tayo upang malaman natin ang tunay na katuroan ng Islam at para malaman natin ang liwanag na sinabi ng ating mahal na presidente sa Pilipinas na si Rodrigo Roa. Mga kapatid sa pananampalataya ng Islam at mga kapatid na Kristiyano, inshallah, uumbisan na natin ang ating talakayan sa ating magiting na ustad, ang ating ustad na si Ustad Romas, Ibrahim Romas. Inshallah, tapad di Aliasek. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ayon sa ating introduction sa ating kapatid, hindi pa kaya akong makapagsalita. Kung i-post ko yon ang introduction sa YouTube or sa Facebook,
Marami na kaagad nasisimangot mukha, umaasim ang damdamin ng didiri na sa akin dahil ano ba yung daiyan na yan? Bakit nang himasok sa politika? Okay, ako po ay mula nag-edad ako ng I think 19 hanggang ngayon hindi ako nakabutar at hindi ako na-register dahil wala na talaga akong hilig sa politika. Nawalan ako ng gana sa politika, ang totoo lang. Wala ako nakabutar. Nag-edad ako ng 19, wala na. Wala, hanggang ngayon, last butasyon sa barangay captain, wala rin. At ayaw ko talaga ang politika sa atin. Pero bago tayo mag-comment na ang mga Muslim, daiya, ay bakit ba nakisaw-saw sa politika? Simple lang ang tanong, wala bang Islamic politics? Wala bang politika sa Islam? Tanong, wala bang politika sa Islam? Ikaw, Ustaz, may politika po ba ang Islam? Wala. Mayroon. Ano bang ibig sabihin ng politika? Or polite? Quality? Or politika? Anong ibig sabihin? Kung titingnan natin sa mga dictionary, encyclopedia, politics is a system to govern people. In general, ang sistema daw ito to govern people. Tayo mga Muslim, nag-govern tayo sa ating pamilya. Ginagovern natin. If you are the head of the family, you govern your family. And you say that is politics. Because it is talking about governing, management, ang tinatawag na politika. Ako dito, mga kapatid, una sa lahat, hindi ako kumakampi kay Duterte. In fact, hindi pa siya naging presidente. Ako na rin ay nagbanggit na rin sa kanyang pangalan. At dinala ko rin dito, wala pa siya naging presidente. At sinabi ko sa madla na wala na akong nakita na maging presidente sa Pilipinas, kundi si Duterte. Dahil sabi niya, ang mga Muslim, bigyan niya ng kung anong hiningi ng mga Muslim, ibigay niya. Tumakbo siya sa pagka-presidente dahil walang kandidato, isa, nagsasabi na ayusin niya ang gulo sa mga Muslim. Wala. So napilitan siya, isa sa mga rason. Wala rin presidente yung iba nagsasabi, I will fight corruption. Wala. Si kinsa yun? Si, sino yun? Si Rojas? Sino pa yung isa? Yung babae, Binay, yung lalagsipo. Di rin siya nagbanggit, we will fight corruption. Wala. Corruption, walang nabanggit. Eh paano makabanggit itong mga corrupt din ng mga tao? Oh. Another thing, wala rin sila nagsabi about addiction, drugs. Wala. Ang nagsabi lang tatlo, yung kausapin ninyo ang mga rebelde, he will fight corruption and he will fight drug distribution. Yung mga drug lords, drug addiction, he will fight. So ngayon nangyari, okay, ayaw nating mga Muslim makisawsaw. Talaga natin ayaw, hindi tayo makisawsaw. Dahil politika, ayaw, tahimik tayo. Tandaan natin na tayong Pilipino, ma-Muslim ka man, or ma-Cebuano ka, ma-Ilocano ka, Maranao, Tausog ikaw, Chabacano, ay nandoon ka sa Pilipinas. Kung nandito ka man sa Qatar, nandoon kayo sa Kuwait, nandoon kayo sa Saudi Arabia, hindi natin, we could not deny your family in the Philippines. Pamilya nyo sa Pilipinas. Kung wala ka man kayong asawa, baka kabit ninyo nandoon sa Pilipinas. Okay? Ang mga mahal ninyo sa buhay, nanay ninyo, lolo, nandoon sa Pilipinas. Parang nandito tayo sa barko eh. Bilang mga Pilipino, parang nakasakay tayo sa barko. And this name, itong barko na ito, pangalan ay Pilipinas. Mga Pilipino tayo eh. Dito nga sa Qatar. Pag may magnakaw dito na Pilipino, hindi ka ba maipiktuhan? May Pilipino dito ng gahasa, hindi ka ba maipiktuhan? Kahit anong relihiyon niya, pag sinabi ng Pilipino ng gahasa, kakahiya. Isang Pilipino nagnakaw, nagsnas ng cellphone, ilagay sa newspaper, kakahiya. So buti lang, ang patakaran nila dito iba. Hindi binabanggit yun ang yung nationality. Ganito mga kapatid,
sa Pilipinas para tayo nandoon tayo sa barko. Ang nanloob sa barko, nandoon ang mga tao, loob sa barko, nag-away sila, nagdebate sa loob ng barko. Nag-travel tayo along the way. Along the way nag-travel, sumakay tayo sa barko. May mga pasahero sa loob ng barko, nagdidebate, nag-aaway, naglaro ng apoy, binubutasan ang barko. Kasi mga siraulo, gaya ng mga drug addict, mga drug lord, parang binubutasan yung bansa natin. Itong mga tao na ito, nandoon sa ating society, tapos ganun lang ang kamay natin, parang hindi tayo nakakita. Parang hindi tayo nakakita dahil religyoso ka eh, mutawa ka eh. Ayaw mo makisaw-saw sa politika. So kung nag-away sila sa loob ng barko, nagsasakan sila sa loob ng barko, nagbabarilan, nag-inuman sila doon, nagsugal, nag-drug addict doon sa loob ng barko, at ang iba ay siraulo, binubutasan pa ang barko, ikaw bilang Muslim, ganun ka lang oh. Kahit nakita mo, ganun ka lang. Kasi kung pupunahin mo sila, nakisaw-saw ka daw sa politika, nakisaw-saw ka sa politika. Ngayon, pag nabutas ang barko, or umapoy, nasunog ang barko, maipiktuhan ka hindi? Maipiktuhan ka eh. So, supposing ngayon, ang ating presidente sa Pilipinas natanggal, pilagi na natanggal na kasi yung mga pare, yung mga obispo ay nagplano silang paalisin nila. Sabihin natin natanggal pagka-presidente. Sinong uupo? By law. Sa batas, sinong uupo? Si Darling Lini Obredo. Uupo yun. Kung uupo yun, ang mga galamay niya sino? Oh, mga ilotards. Mga ilotards. Babalik ngayon. So, uuwi ka galing sa Qatar, babalutin mo naman yung bag mo sa plastic. Baka may laglag, ha? Laglag bala. Ngayon, wala na laglag bala eh. Laglag bala. Ano pa? Sa atin, mag-ingat din, takot ka na sa mga anak mo dahil yung mga drug addict, libre na sila. Mga drug addict, libre na. Hindi ba sa kapanahon na lang, sabi nga nila nga, ang drugs daw, ang ano daw, shabu, hindi naman daw makasira sa ulo daw eh. Gamot nga pa daw yung shabu. So, ngayon, wala na si Duterte, papasok si Tan. Ilang taon, ilang presidente nga hindi nagbayad ng tax. Sa kapanahon na ni Duterte, Presidente Duterte, ilang bilyon na bayad niya? 4 bilyon na tax na bayad niya. Dahil sabi ng presidente, kung hindi ka magbayad within 3 days, hindi makalipad ang eroplano sa NEA. Yung PAL, hindi makalipad, hindi makano. After 3 days, wala bang 3 days, nagbayad ng 4 billion. Ha? At kitag-usap pa na installment. Okay. Kung mawala yung presidente, anong mangyari natin? Dahil lang sa salita, sa ating presidente na nagsabi, anong sinasabi niya? Ha? Sabi niya, Your God is stupid. My God is not stupid. Intindihin natin, bakit siya nagsabi na stupid? Di lang kagad tayo mag-react. Okay. Bakit nagsabi siya ng stupid? Nasabi ko, nagbasa yata ito ng Biblia eh. Itong presidente, nagbabasa yata ng Biblia. Mas maalam ito kaysa mga obispo at pare. Mas maalam ito kaysa mga pastor. Mas maalam ito ni Soriano. Mas maalam ito sa mga iglesia ni Kristo. Mas maalam ito ni Villanueva. Itong tao na ito. Nagsabi siya, your God is stupid. Bakit? Basahin natin ang Bible. Stupid ba talaga ang Diyos sa Biblia o hindi? Okay, basahin natin na. Sa Biblia, sa Ezekiel 4, versikulo 12, sabi ng Panginoon, kain kayo sa sarili ninyong ibak. Isa-isahin ko ngayon, as an outline, mamaya verse by verse, babasahin ko. Pero as a short, baka maubusan ako ng oras, as like a summary or outline, babasahin ko una. Ang Diyos nagsasabi, kain kayo ng ibak. Sa Bisaya patae. Saan mabasa? Ezekiel 4:12. Pangalawa, nagsabi ang Diyos, inom kayo, inumin yung ihi ninyo. Ihi sa tao, nagalit ang Diyos. Sabi niya, inumin yung ihi ninyo. Naku naman.
siguro kahit anong galit natin sa kalaban natin, may kaaway tayo pag nahuli natin kalaban, kaya ba natin pakainin ang kalaban natin ng tae? Kaya natin pakainin yung kalaban mo ng ihi mo? Ha? Kung may kaaway ka, ay Diyos mismo ang nagsabi. Diyos mismo. Mapalabas man ito sa YouTube, mapalabas man ito sa Facebook, sino mga scholars of the Bible, magsabi sila nga mali ang aking quotation, mali ako under, sabihin nila na out of context, I'm willing to debate with you anywhere in Qatar, kung nandito kayo sa Qatar. Kung uwi ako sa Pilipinas, abangan ninyo ako. I'm willing to face with you, debate tayo, formal debate, akin ang gusto. Tama, papatunayan ko, ng Diyos sa Biblia ay estupido. Pangatlo, dito, ganito, ang Diyos nag-utos, itong una, yung urine, saan mabasa? 2 Kings chapter 18, verse 27. 2 Kings chapter 18, verse 27, ang Diyos nagalit, sabi niya, inumin ninyo ang ihi ninyo. Ang Diyos ay nagalit, Jeremias 19, verse 9, Leviticus 26, 29, ang sinabi ng Diyos, anak ninyo, kainin ninyo, ang inyong mga anak, kainin ninyo. Grabe naman. Kainin. May nagsabi sa akin, hindi naman literal yan yung kainin eh. Mayroon daw. So naghanap ako ng mayroon dito. Mayroong katekismo ng Katoliko. Tingnan natin. Kung yung sinabi na yan ay sabi natin sinabi, allegorical figure of speech. Mayroon dito. Ito ay katekismo. Binili ko ito sa katedral sa Dumaguete City. Tapi katedral, tindahan ng mga Katoliko. Biblia at saka itong katekismo. Tingnan natin, yung sinabi sa Biblia ay allegorical or figure of speech. Sa pahina 86 sa kanilang katekisim mga pangalan na sila ni Padre Bongsid Jamani Jr., Padre Mikael Mata, Padre Paulo Perlo, Ginang Ninit Perenya, ito ay mga tam nag-imprimator sa itong babasahin. Ang magpapatunay nga totoo ito. Sa pahina 86 I will quote, ang tinapay at alak sa sandali ng kongregasyon ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Ha? Bawal kakain ng tao? Ay, Katoliko mismo nagsabi. Sinabi dito, anto, yan ha? 86, ang tinapay at alak sa sandali ng kongregasyon ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Grabe. Nagturo ng kanibalisim wala. Nagturo ng pag-aswang wala. Nagtuturo, tunay daw eh. Hindi yung tinapay, sabi niya tunay na katawan, tunay na dugo. Dito sa katekisim ng Romano Katoliko. Aalma kayo, hanapin ninyo ako. Katekisim mo ninyo ito. Okay. Huwag tayong mga kuhan kung mayroong mga aswang na Katoliko dahil utos nila na. Okay. Another thing. Okay. Ang Diyos hindi niya alam ng pangyayari. I give you an example. Okay. Yung nilikha niya si Adan at si Eva, pinagbabawal niya si Adan at si Eva nga kakain sa kahoy, punong kahoy. Yung kahoy ba? Yung prutas. Sabi ng iba mga Kristiyano, mansanas. Pero si Eva, kumain, kumuha, at binigyan niya si Adan. Yung binigyan niya si Adan, kumain din si Adan. At nangyari, nahubot-hubad sila. Nawala yung panamit nila, yung the glory, the clothing, glory dressing, yung bang sa Bisaya pa, himaya, kahayag, na ilang pananamit, nawala. Ang nangyari, pagkatapos nilang kumain, nagtago sila. Isuod naman ang malis. Oo. Nagsuod ang malis. Oo, malis. Malisya. Tapos, ang nangyari, bumaba ang Diyos. Ayon sa Biblia, asan mabasa? Genesis chapter 3, verse 8 hanggang 19. Yung bumaba na ang Diyos,
Naglakad ang Diyos sa garden at narinig nila. Tapos, anong sabi ng Diyos? Adon! Adon! Nasaan kayo? Uy, ang Diyos nagtanong. Dito kami nagtago. Bakit kayo nagtago? Kami po ay hubot-hubad. Bakit? Sabi ng Diyos, bakit kayo hubot-hubad? Diyos nagtatanong. Pag Diyos yung nagtatanong, stupido talaga eh. Ha? Ang sabi niya, kumain ba kayo sa prutas? Hindi pa niya alam nga kumain. Ang Diyos hindi niya alam nga kumain pala si Adan at si Eva. Bakit kayo hubot-hubad? Kumain ba kayo sa prutas ng aking pinagbabawal sa inyo? Ang Diyos nagtatanong, hindi ba yan stupido? Magtatanong ka? Okay. Another thing, hindi yun akong salita. Salita yun ng Presidente. At saka dito din mismo sa Biblia, maskin ang Diyos mismo nagsabi stupido. Ang Diyos mismo nagsabi stupido. Si Pablo mismo nagsabi stupido. I will tell you, inshallah. Yung sinabi ko, na nagtatanong ang Diyos, Genesis chapter 3, verse 8 to 19. Ang Diyos ay nagsisisi. Sinasabi pa sa ibang translation, God regretted. The other translation, God repented. Sa Bisaya, ang Diyos nagbasol. Sa Tagalog, ang Diyos nagsisisi. Naku, Diyos magsisisi? Tayo tao, pwede tayo magsisisi. Dito tayo sa Qatar, 2 years. Okay? Umalis ka sa Pilipinas, wala pang anak yung misis mo. Pagbalik mo, after 2 years, 2 ng anak. Naku! Ha? Ha? Nasurte. Nagsisisi ka. Sana hindi ako nag-abroad. Important naman ako eh. Bakit ka nagkakaanak? Galit ang misis. Papasalamat ka nga eh. Hindi ka na nagtagod. Mayroon mo ganun. So nagsisisi ka. Pagdating mo dito, eh hindi ka nasilduhan. Yung amo mo, mag-abroad ka para magkakambira. Ang amo mo ay, ang utak pala, hayop. Ha? Hindi kasi nasahuran 3 buwan. Magsisisi ka. Sana hindi lang ako nag-abroad. Doon lang sana sa Pilipinas, kain na ako ng kamuti, balanghoy, saging. Sana doon na lang ako kaysa dito. Ang init pa, 3 buwan, wala pa si misis, walang sweldo. Magsisisi ka. Dahil tao ka lang. Pero Diyos, God will repent and regretted. Saan nabasa? Genesis, Kapitulo 6, Versikulo 6. Magsisisi ang Diyos. Estupido talaga. Pag ganyan ang Diyos talaga, stupid. Magsisisi ka. Buti lang ah, hindi ako si Satanas eh. Kaya kung ako si Satanas, pagagalitan ko yung Diyos na yan. Magsisisi siya. Rested. Ang Diyos daw, ha, ay nagpahinga. Naku, basahin niyo sa Biblia ninyo. Madami dito. Ang Diyos, may kaaway ang Diyos. Ayon sa Biblia, may kaaway siya. Judges chapter 1, verse 19. Pero hindi na kaya sa Diyos pagtulak kasama niya si Judas at ang Diyos kasama niya itunulak ang kaaway, hindi nila kaya dahil may mga karwahe na bakal. Iron chariots, they were not able to drive the enemies because of their chariots were iron made of iron. Iron! Imagine, ang Diyos nga kaya yan yung tatagin yung bundok. Ha? Kaya ng mga planeta tapos yun tang mga karwahe. Ay hindi niya kaya ang mga kaaway dahil sa mga karwahe. Another thing, Proverbs 31, verse 6 and 7. Okay? Sinasabi, kung sinong malapit na mamatay, a person who is dying, let him drink wine. Ang iba naman, let him drink strong drink. Ang iba naman, let him drink alcohol. Saan mabasa? Proverbs 31, verse 6 and 7. Mamatay, malapit ka na mamatay. Tapos painumin ka ng alcohol, painumin ka ng syoktong, painumin ka ng red horse. Turo ba ito ng mga Hudyo? Turo itong mga Kristiyano? Na kung naghihingalo na yung tatay mo, naghihingalo na yung kapatid mo, ay painumin mo siya ng alak? Anong turo ito? Kayo na magsabi, anong klase na Diyos yan? Kasi baka sabihin ninyo na nilalait ko ang Panginoon. Oh, sinabi naman dito, Numbers 31, verse 17 and 18. Kill all the boys, kill all men and women, including the boys. Boys, pag sabing boys, maliit. Men and women, kill them all.
and spare the virgin for yourselves. Oh, spare the virgin. Huwag niyong patayin ang mga virgin. Tinabi pa ito, virgin girls. Hindi pa sinasabi virgin women. Virgin girls. Girls, 8, 7, girls. Ang tanong ngayon, oy, paano mo malaman ang isang babae virgin o hindi? Saka. Huh? How can you examine the girl she's virgin or not? Huh? So ang gagawin mo? Testingan mo muna? Tikman mo? Pagwangwang na? Patayin mo? Naku, ano naman? Anong klaseng juice yan? Na ipapatay lahat ang babae. Kill all the men and women. Kill them all and the boys. Kill them all and spare only the virgins. Paano mo malaman ang babae virgin o hindi? Laway? Sa amoy? Pag ang kilikili ay matapang, ay virgin ito? Hindi ah. Hindi. Another thing. Smoke coming out from the nostril of God. Imagine. Smoke. Ako daw. Mahaba yung balbas ko. Habang naglalakad ako dito, lumabas ang usok. Hindi ka matakot sa akin? Ha? Diyos pa. Naglalakad daw at tapos ang usok ay lumalabas sa ilong ng Diyos. Grabe namang Diyos. Nanigarilyo siguro ng Malboro. So, tama ba si Duterte nang nagsabi nga, ang Diyos niya estupido? Imagine. Ha? Okay. Smoke coming out from his nostril. Saan mabasa? Saan mabasa? Salmo 18, versikulo 8. Another, Jeremiah 20, versikulo 7. God deceived me. Sa Tagalog pa, ang Diyos, dinaya niya ako. Diyos ng daya. Akala ko, mang daya, yun lang mga sugarol, mga Chinese, kusog mang daya, yung mga sugarol. Huh? Pati pala ang Diyos ng dadaya. God, you deceived me. Sa Tagalog, tinignan ko, Panginoon, dinaya mo ako. Kawawa naman. Nagdadaya ang Diyos. No? Nagdadaya ang Diyos. And you overpowered me. Dinaya mo ako. And you overpowered me. Powered me. Kawawa naman si Jeremiah, Prophet Jeremiah. Okay? Salmo 44, versikulo 23 sa Biblia. Ang Diyos natulog. Grabe. Natulog daw ang Diyos. E si Satanas, may record ba si Satanas natulog? Nako, kung ang Diyos natulog, totoo ito. Kung ako si Satanas, papakan ko yung noo mo. Tulog ka pala eh. Tulog. Kung anong kasi Diyos? Eh, tama yung presidente. Stupid talaga. Okay. Ano pa? Okay. So, sabi nila, grabe naman ang bunganga ni Duterte. Bunganga ng Diyos. It has go to the bunganga sa Diyos. Yung bunganga ng Diyos. Pakinggan mo. Sabi, people are stupid. My people who claim to be my people, sinabi ng Bible, who claim to be my people, they are stupid. Ako, ang Diyos mismo eh. Kung inaangkin nila ako, nga po ang kanilang Diyos, stupido sila, sabi ng Diyos. Saan nabasa? Ha? Jeremiah, chapter 4, verse 22 and 24. Dito naman tayo kay Moses. Natandaan niyo si Moses? Si Moses, mabasa itong istorya na ito, Exodus chapter 9, verse 1 and 3. And Exodus chapter 9, verse 12. Ang istorya ganito, inutusan si Moses na papuntahin siya kay Pharaon. Si Pharaon, alam niyo, hari ng Egypt. At inutusan si Moses, puntahan mo doon at sabihin mo kay Pharaon, release my people. Nga bitawan ninyo, alisin na ang aking mga tauhan, yung mga Israelis. Maraming rason si Moses. Sabi niya, Panginoon, makapangyarihan, hari yun, ano-ano ba sa akin? Sabi niya, huwag kang matakot. May tungkod si Moses eh. Yung tungkod mo, itapon mo. Pagtapon niya sa tungkod, naging ahas. Sabi ng Panginoon, pulutin mo. Pinulot niya, naging tungkod. Sabi, huwag kang matakot, I'm with you, sasamahan kita. Si Moses, ready na, nakapangyarihan siya. Tapos, maliban dyan, sabi ng Panginoon, I am with you. Kung anong gusto, huwag kang matakot, kasama mo ako.
and chapter 9 verse 12, ano sinasabi? And Pharaoh will never release the Israelites because God hardened the heart of Pharaoh. And Pharaoh will not release because God will harden the heart of Pharaoh. Do gipatig adaw sa Ginoo unta gipusoon ni Pharaoh. Ha? Paano, how could Pharaoh release kung gipagahi man dai sa Dios sa Bisaya pa, gipagahi man sa Dios iyang kasing-kasing? Kung saan man niya pag-release sa mga tao? Ha? Sinuutosan niya si Moses, puntahan mo, kunin mo yung mga tauhan ko, palayasin ni Pharaoh, sabihin mo. And the other verse, hindi to bitawan ni Pharaoh because I will harden his heart. Huh? Patigason ko, huh? Paghahion ako yung kasing-kasing, ibig sabihin, hindi siya makinig sa'yo. So all of this, ladies and gentlemen, anong tawag ninyo? Pakaon ng tae, huh? Tatay mo nga, pag magalit, halika na. Ito, may kwan sa sinuduro, hindi pa naplas. Kaya mo yan. Ah, kaya mo, hindi. Latiguhin kita ngayon. Kaya mo? Ang Diyos kaya niya. Pakainin ka sa tae. May arinula, hindi nataba, natapon. Umaga. Nalit na yung anak pagising. Galit yung ama, nanay. Pag nagising ka, ulit ka. Sige, inuman ng arinula. Inuman mo. Ang Diyos ay galit. Pinainom niya sa tao ang ihi. Anong klaseng Panginoon? Ha? Bakit gusto ka inom ka rin ng ihi? Ha? Mabasa na 2 Kings chapter 18 verse 27. Oh. Ito naman sa YouTube, inshallah, kung sinong gusto mo kuan ibigay sa YouTube, inshallah. I-type lang niyo sa YouTube Ibrahim Romas. Yo. 2 Kings chapter 18 verse 27. Nagalit ang Diyos. So inuman yung ihi ninyo. Anong klaseng Diyos yan? Anong klaseng Diyos? Tama ba ang presidente sa Pilipinas na nagsabi na ang inyong Diyos estupido? Tama. Anino rin pa, sabi nila, imagine ha, ang Diyos isa lang. Ang Diyos isa lang. Isa lang daw ang Diyos, hindi dalawa ang Diyos ha, isa lang ang Diyos. Tapos yung Diyos sa itaas, nagkatawa ng tao. Okay? Ang Diyos nagkatawa ng tao. So ngayon, nagkatawang tao na ang Diyos. May Diyos pa, wala na. Naging katawan na ang tao eh. Ako ngayon na tao ako. Example lang, may balbas ako. Puti na, matanda. Pero medyo gwapo. Sabihin ko, maging aso ako. Naging aso ako. Saan si Ibrahim Romas menunal dito? Nandiyon, naging aso na. Okay. Ang Diyos na Ama ay nagkatawang tao. Yung nagkatawan ng tao, ang Diyos. Sino ang Diyos? Gawes pa, maliban pa diyan, namatay pa. Yung namatay siya, dahil isa lang ang Diyos, ay namatay man si Jesus. Sino ang Diyos? Mali ba ang presidente pagsabi na stupido yung Diyos ninyo? Another thing, sino nagkakasala sa prutas? Kumain si Adan at si Eva, nagkakasala. Ang nagkasala daw tayong lahat sa turo ng Romano Katoliko, dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, okay, original sin, nagkasala tayong lahat. Hindi anong kasing ang Diyos. Ha? Magnanakaw yung tatay mo sa manok at namatay na yung tatay mo, hindi nakulong. Pagdating mo doon sa Pilipinas, pusa, saan ka? Magnanakaw yung tatay mo? Ha? Pwede ba yun? Rapist yung tatay mo ay namatay dahil kinagat ng tungaw. Namatay siya. Pagdating mo doon sa, ano, sa Pilipinas, kung galing ikaw sa Kuwait, galing ikaw sa Saudi, namatay ang tatay mo, gikagat sa bunhok, pagdating to, pusasan ka, dahil rapist yung tatay mo. Naku naman, dahil doon sa kasalanan nila ni Adan of Eva, namana natin ang tinatawag na original sin. Stupid yung talaga. Kung bas, matay, kung tinuod na doon. Grabe, ha? Nagdawas pa, maliban pa dyan, ha, ganito. Yung nandoon na sa cross, si ang Diyos yun ha. Yung nandoon sa cross, ang Diyos yun. Yung malapit na sa namatay, yung Diyos malapit na matay, sabi niya, Diyos ko. Ay Diyos yun eh. Yung natako sa cross, Diyos yun eh. Yung malapit na sa mamatay, sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit tinawag niyo sarili niya? Siya yun, ang tumawag, siya rin ang tinawag niya. Dahil isa lang ang Diyos eh. Stupido talaga. Wala akong magagawa.
Estupido talaga. At saka, number one na estupido, ang katuruan dito, basahin ko, inom dugo. Ulitin ko, mga Romano Katoliko, hunong na mga atake kayo sa aming presidente. Atakihin ko kayo palagi. Pag hindi kayo ano, ipakita ko yung mga utang ninyo dito. Mga sa bangko, ilang bilyon. Yung mga Pajero, yung mga luxury car na ninakaw ninyo. Ninakaw naman itong mga bisyak, nagnakaw eh. Bakit? Hiningi nila doon sa gobyerno. Pero ang tanong, sa panahon ni Kore, itong mga money, pera, at yung mga luxury car, owned by Kore? Or owned by Arroyo? Or owned by Panot? Hindi, owned by the people. Kinuha mo ito, hindi alam ng mga tao. Pag nanakaw ka, hindi. Ilang mga luxury cars na kinuha ng mga obispo sa Pilipinas. Banggitin ko mga pangalan mamaya. Ha? At saka yung mga rapist ng mga bishop. Ang dami o, puno. Mayroon ako dito. Itong stupid yan. Dito pa itong mga ang pera ng Katoliko, saan yung nilagay? Ilang bilyon? Ang mga obispo at mga pare nagsawsaw sa Pilipinas at sa buong mundo, ilan ang sinawsawan nila? At ilang mga anak nila? Ilan ang mga kaso nila? Dito. Sige nga, tirahin ninyong presidente namin. Titirahin din ko kayo. At handa ako panindigan kung saan tayo magkita. Basta, ang sabi lang, ang pakikiusap namin, kayo mga pare, tahimik na lang kayo. Huh? Tahimik lang kayo. Dito, sa stupido ang God, of the subject, God is stupid, in the Bible. I will repeat. Itapusin ko ito, ha? 86, sa Catechism of the Roman Catholic, page 86. Tagalog, I will quote. Ang tinapay at alak sa sandali ng kongregasyon ay naging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Unquote. Tunay, hindi nagsabi allegorical, hindi nagsabi nga figure of speech, tunay daw na dugo. Naku, grabe, hindi makatakataka nga ng mga aswang obispo. Sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang kalis na ito ay ang bagong tipan ng aking dugo. Sa tuwing ng inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. 1 Corinto 11:24-26 sa Biblia. Naku naman. Kawawa naman, talagang estupido talaga, inom ka ng dugo, naku, para kang lamok, ha? Para kang alimatok, ha? Maging alimatok at lamok. Sabi naman na figure of speech, bakit? Nagsabi ng katekisim ninyo, na figure of speech, allegorical, hindi. Tunay na dugo, tunay na katawan ni Jesucristo. Grabe, kinuturuan mo yung mga membro ng Roma Katoliko nga mga maging aswang, ha? Buti kong taga Iloilo ko. Eh, dito sa Atagdon. Iloilo daw. Sabi lang taga Iloilo daw. May mga aswang daw. Mga aswang. At tapis. Taga-tapis siguro. Oh. Pero gusto ko rin mag-aswang mo. Makadto ka rin sa ano? Sa Qatar. Wala pa masahe. Galipad ka lang. Silhig lang sa mo. Libre eh. Huh? Mag-aswang ka. Punta ka ng Maka. Mag-umra ka. Mag-hads. Bawal ngayon. Qatar ka galing. Pupunta ka ng Saudi. Bawal. Walang visa. Walang ticket. Eh kung aswang ako, sakay lang ako ng wales. Punta ko ng Maka. Alam, ganda talaga maging aswang. Hoy mga aswang, tulungan na ako maging aswang. Pero hindi ako maging Romano Katoliko. Kailanman. Oh, para makasakay ako. Ako, mga kapatid. Ito ang sabi ni Duterte, your God is stupid. My God is not stupid. No. So, mali siya. Sabi niyong mali. Magkita-kita kayo tayo sa internet. Magdebate tayo sa Skype. Saan? Sa Facebook, Instagram, magdebate. I will face you. Ha? Magkita-kita tayo. Papatunayan ko. Ang dami pa nito. Oy, fraction lang ito. Out of hundreds, fraction lang itong sinasabi ko. Okay? So, God is stupid. Okay? Okay, mga kapatid. Kayo naman ang magtatanong. O kung sabihin naman nyo na medyo nahawa ko pag-stupid, okay lang. Panginoon nga, stupid eh. Ha? Ako pa, tao. O. Sige.